Hello, what's up, this is Coltman. Back again for another nakakaboring na Boring Tech Podcast. This time, pag-uusapan naman natin ang issue ng mga Qualcomm. Yes, ang maraming umiidolo na sobrang daming fanboy na Qualcomm brand. Okay? Actually, hindi to Qualcomm lang. Pag-uusapan din natin yung ibang mga chipset na involved, pero more on Qualcomm kasi ang medyo napokusan dito. Kasi Qualcomm yung mga matitinding flagship level ng mga chipset. Okay? So, I know it's gonna be boring, but bear with me kung interesado talaga kayo. Promise, very educational, informative. This time kasi ang pag-uusapan natin ay itong video ni Geeker 1, 2 months ago na siya na-release. Nagtataka nga ako bakit ang baba, why the views are so low. Ganito ka, very informative, very detalyado yung pagkakagawa ng mga test na to. Okay? Mind you, actual test po ito. Okay? So, sa mga magsasabi na naman dyan na ganito, ganyan, marami naman pinagtatanggol nyo na naman ng mga ang paborito nyong brand. Very wrong po yun. Okay? Medyo tanggalin po natin yung pagiging fanboy sa isang brand. Huwag po nating mahalin ang brand. Mahalin po natin yung pangangailangan natin. At kung namimit yun ng mga brand, good. Kung hindi, huwag po natin silang ipagtanggol. I-call out po natin. So, ito po ang ginagawa ko ngayon. Favorite ko ang Qualcomm sa lahat ng mga chipset. But kapag may ginawa silang hindi na pasok sa needs ko or may sumasala sila ng mga ganito, ganyan, kailangan natin i-call out. Truth, dapat. Okay? And this time, may test. Ang gumawa, the channel is Geeker 1. So, kung interesado na kayo, let's start. So, play na natin. Tayo. Actually, kasama na rin naman ako dito. Isa sa mga pinagbabasehan ko kapag bibili ako ng smartphone is yung mga benchmarks. Especially sa AnTuTu. Okay? Kasi, doon natin malalaman kung hanggang saan yung limit ng isang smartphone. Yung kanyang chipset, yung kanyang RAM. Overall performance. Ang pinapakita kasi ng mga benchmarks mostly ay mga overall performance. Especially kay AnTuTu nga. Kasi si AnTuTu ang sikat dito sa Pilipinas. And yun na mas naiintindihan ng mga nakakaraming mga users. The problem with that is, akala ng iba, pag sinabing AnTuTu, 3D Mark, Geekbench, pag sinabing nilang ganong kataas yung performance, ganito kataas ang score, umabot ng 500,000, 800,000, 1 million, 1.2 million na ang AnTuTu score, akala nila, ganon kalupit yung total experience. Ganon kalupit yung overall daily experience. Even for gaming. Okay, lalong-lalo na sa gaming. Hindi naman natin may kakailan na maraming mga Pinoy, especially sa mga boys, na talagang mga aspiring gaming enthusiast or iba dyan, streamers, gusto maging streamer, naintindihan natin yan, pangarap natin yan eh. So, akala ng iba, mga especially non-advanced, hindi masyadong advanced, AnTuTu, 3D Mark, Geekbench, lahat ng benchmarks, yun na ang absolute. Yun na yung final. Yun na yung makakapagsabi na mas maganda ang chipset na bago kaysa sa luma. Pero, dito sa test na to, dito nyo malalaman na hindi ganun ang nangyayari behind the scenes at sa actual, okay? Point out ko lang yung part na yun. Actual na gaming performance. Okay? Both sa performance, sa battery efficiency, multi-core, and single-core. Andito lahat sa video na to. Okay? So, panoorin nyo. Siya mismo. Siya kasi nagtetest talaga siya nito. Marami siyang pantest. Kompeto siya sa gamit. So, doon tayo magbabase ngayon sa mga itetest niya. Which is, totoo naman. Legit din naman. Okay? And sa kanya mismo galing, mali po na doon tayo umaasa. Absolutely, doon na tayo umaasa sa kayang gawin, sa kayang ipakita sa inyo ng mga benchmarks. Mali po yun. Okay? You're actually missing a lot of things if you only look at the score. See? Missing a lot of things. Kasi tinignan mo na lang yung score, akala mo yun na yun. Pero hindi yun yun. Hindi ang score sa AnTuTu or sa any benchmarks ang absolute na katotohanan. Dapat ginagamit lang natin yon as reference, base reference, okay? Hindi ko sinasabing hindi paniniwalaan yung benchmark, pero pwede lang siyang gamitin as base reference. Okay. For example, we have a Samsung S22 powered by Snapdragon 8, a very new chip on the market, and we have a OnePlus 7 Pro, which is a 3 years old model with an old... Ayan, ang ganda ng comparison. Ito, unang comparison pa lang. Windang ka na, sigurado. Ang ipagtatapat niya is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Okay,
Gen 1, yung latest, dito lang, okay? Behind 8 plus Gen 1 lang, ito lang, itong taon lang. Ang ibang tatapat niya is Qualcomm Snapdragon 855 na ni-release pa noong 2018, that's 4 years ago. Pinagtatapat niya yung dalawa. Dito pa lang, eye-opener na. Ayan, the benchmark. Benchmark, ang laki ng gap. O mahigit 300,000. Samantalang yung 300,000 na yun, makukuha lang natin yun sa what, score ni G99, Helio G99, tama? Yung ganong score. So, ang laki na nun. So, dito, puta lang yun ni 8 Gen 1 versus 855. Like, S22 is absolutely destroying this old lady here. Yun ang sabi kasi ng benchmark. Dini-destroy niya, dini-destroy by score, ha? By score. Score natin tukoy ko, hindi actual na destroy. 8 Gen 1 destroyed 855 sa score. That's 300,000. It sounds reasonable, right? Snapdragon 8 versus 855. There's no way you can lose it, right? But in reality... Ayan, look. In reality, reality check. 8 Gen 1 ang nasa Samsung S22. 855, parehong Qualcomm to ha, 855 ang nasa OnePlus 7 Pro. Pero yung frame rates, frames per second ng dalawa sa parehong game, malaki. May gap. Tingnan mo ha, pagkapatuloy ko yung play. Play some heavy games like Genshin Impact. This old OnePlus will actually outperform S22. Oh, you know, 37, 43. Why? Diba? Why? Bakit nagkaganon? Yung 4 years ago na chipset, mas better pagdating sa gaming. Bakit? Here you're asking. Well, on the surface level, it seems like Samsung has turned down this Snapdragon 8 chip a lot, so it will run at a pretty low frequency when we're playing the game. Meanwhile, this old OnePlus... Kita nyo? Ang taas ng frequency na ibinabato ng CPU ng chipset ng 855 compared sa Snapdragon 8 Gen 1. Okay? Mind you nga pala, just for context lang. 8 Gen 1, not the 8 plus Gen 1, magkaiba yun ha. The 8 Gen 1, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 is made by Samsung din. Okay? So, baka mamaya, tingin ko mamaya magiging importante yung information na yun eh. Okay? Unlike sa Qualcomm Snapdragon 855, gawa po yan ng TSMC na fabrication. Okay? Wala lang. Tandaan nyo lang. Gusto ko lang tandaan nyo yan kasi mamaya mababanggit yan dito sa video na to. Ayan. Anyway, tuloy tayo. And that's why you shouldn't purely listen to the benchmarks. Because benchmarks only indicates peak performance of the highest CPU frequency. Yo, narinig nyo? Benchmarks only shows you the peak performance of the highest CPU. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ngayon, ang mga chipset ngayon is octa-core. Walo. Okay? Sa walong yon, usually, dalawa or isa ang highest. Highest frequency. Like, kunwari, 3 GHz yung isa doon or dalawa. So, yun yung peak performance doon na tinutukoy dito. The rest, low performance yon yung natitirang 6. Usually, hindi ko sinasabing eksakto. Usually, mababa, from 3 GHz, ibababa siya ng 2.5 GHz na lang. So, yung dalawa. Tapos, yung natitirang 4, nasa 2 GHz na lang. Okay? So, yun yung 6 na yung mababa. Ang tinutukoy kasi dito sa CPU frequency ng nitong mga benchmark na to, mostly, is yung peak performance nung highest CPU. Sa walong yun, yung isa or dalawang highest lang ang pinapakita talaga rito na peak performance. At alam nyo ba kung gaano kadalas gamitin ang highest CPU na yun? Yung dalawa yun, sa apat, yung dalawang yun, gaano kadalas gamitin ng cellphone natin? Sobrang bihira. Alam nyo kung bakit? Ginagamit lang yun sa talaga for benchmarking at saka mostly for gaming na naghahanap, na nangangailangan, nagdi-demand ng ganong CPU. Ang madalas nagagamit yung huling dalawa na medium performance, yung mid performer, at saka yung apat na low performer. Yun lang usually ang nagagamit talaga. Every day, kapag nagpe-Facebook ha, so on and so forth lahat, yun talaga ang mismong nagagamit lang talaga. But the high frequency, bihira po magagamit yun. Okay? By demand lang talaga yun. So, masyado misleading kasi ang totoong ginagamit daily ng natin kapag yung na-activate natin is yung
low performance ng mga CPU. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi doon mas nakakatipid ng battery. Imagine mo naman, kung lagi yung 3 GHz ang tumatakbo, okay? Common sense. Gamitan natin ng simpleng common sense. Kung laging yung 3 GHz ang tumatakbo all the time, Facebook lang, Twitter lang, TikTok lang, laging 3 GHz ang tumatakbo. Sa tingin mo hindi na hindi uusok yung smartphone mo? Usok 'yon. So that is why kailangan ang naka-activate lang madalas is yung mga low performing cores. Okay? So that is why medyo misleading yung mga benchmarks kasi ang sinusukat lang doon yung highest performing cores. Which according to my stats only stands for less than 1% of the total use case of your phone. See? Ganun lang natin kadalas gamitin yung highest cores. Less than 1% ng total daily usage. Total daily usage. Sa Tagalog, araw-araw nagamit. Less than 1% lang nagagamit yung core na yun. At pero doon na pinagbasihan ng mga benchmarks yung total performance ng isang CPU, ng isang chipset. It's all about battery life kasi. Okay? Kumbaga, nandiyan yung highest core na yon for emergency use lang. Pero talagang gagamitin lang talaga na natin is yung mga lower cores. Pero mabuti na rin naman na meron ganon. Kasi at least may nagagamit kapag emergency. Hindi ko sinasabing pangit na may ganon. Yung implementation lang at yung pagkakaunawa lang natin is mali. Yung perception natin na porque may ganong CPU is yun na lagi ang gagana. No. By demand lang talaga yon. Reality check, the mids and the low power cores lang talaga ang most of the time nagagamit. Jump tayo ng konti ha, para mabilis pa ka maanta. Okay, kung hindi ang peak performance ang dapat tingnan, ano dapat ang tingnan natin? Ano dapat ang bantayan natin mga consumers? Then how should we know which CPU is better? What should we look at? Well, there is something you should care about. It's called power efficiency. Yun. Okay? So, bakit importante ang power efficiency rito? Hindi ko kasi pwedeng i-play lahat yung video kasi baka makapiret tayo. Pero, gaya nga sabi ko, dito sa Kotman YT, sinisimplify lang natin yung mga jargons na mahirap itindihin ng mga hindi advanced users. Sinisimplify natin. Tech simplified po ang pinakatema ng channel na to. Okay? So, papaliwanag ko na sa inyo, huwag natin panoorin yung buong explanation niya about power efficiency. Ang tinutukoy kasi dito, pag power efficiency, bakit importante ang power efficiency? Okay. So, useless po kasi, ito basic ha, useless po kasi ang sobrang lakas na chipset, sobrang lakas ng frequency, ang taas ng frequency, useless po kasi yon kung napakalakas niyang gumamit ng battery. Bakit useless? Bakit naman? Ano ba pagsasabi mo, Kotman? Issue nga. Well, una-una, kung 3 GHz lahat ng CPU mo, tapos yung battery mo na 5,000 mAh, wala pang isang oras, lobat na. Oh, edi natuwa ka ba? Ha? Hindi, di ba? So, power efficiency is, ang gusto sana natin is, nagagamit yung full potential na kaya na inabot ng pera natin, yung full potential ng chipset na yon. Bibigyan yung smoothness, yung sarap gamitin, sarap laruin, sarap i-gaming, pero ang tagal sa battery. Ang tagal makaubos ng battery. Yun po ang halaga ng power efficiency. Okay, hindi po natin kailangan na sobrang lakas ng CPU pero lobat naman tayo after 1 hour. Hindi mo ma-enjoy yun. Paano ka makapag-social media nun? Nang maghapon. Kung lobat ka agad after 1 hour. Eh di tumira ka na lang sa tabi ng charger or may bit-bit kang napakalaking power bank or maraming power bank. Diba? Yun po ang halaga ng power efficiency. Eto na, punta na tayo sa test. Ayan, eto. Nakikita nyo yung graph na ito, okay? Teka, mas maganda siguro i-full screen natin, ano? Ayan. Taglihan natin yung subtitle para kita nyo lahat. So, nakikita nyo dito sa graph, para mas maintindihan nyo lang mamaya habang tumatakbo itong vlog na to, is itong nasa baba, ito po yung wattage. Ito po yung battery na ginagamit niya, yung power juice. Okay? Ito po kung gaano kalakas siya sa battery. So, kung papunta rito sa kanan, mas malapit sa kanan, papunta rito sa 12, mas malapit sa 12,
sabihin malakas po siya sa battery. Para lang marating yung peak performance niya, mas malakas sa battery. So, for example, dito lang sa graph na to, nakikita nyo kulay green. Lagpas-lagpas po siya sa 12 watts. That's mas malakas pa sa desktop na CPU ang gamit. Ibig sabihin ng what is the green? The Exynos 2200. Ang lakas po sa battery ni Exynos 2200 para lang marating yung kanyang peak performance. Okay? Ang multi-score, ito naman ang score niya. Ito yung score na binagbabasihan natin sa yung sa AnTuTu, ito sa Geekbench. Okay? O, Geekbench kang ginamit dito. So, ito yung score. The higher, the better, syempre. So, narating niya hanggang kulang-kulang 4,000 na score. Kaso nga lang, para marating niya yon, lumagpas pa ng 12 watts. That means, mas malakas pa siya sa laptop, sa desktop natin. Kumonsumo kasi ang alam ko ang average lang ng desktop laptop na mga hindi overclock ha, around 10 watts lang kung tama ang memory ko. Okay, mga around 10 watts lang. So lagpas-lagpas na po yan, that's sobrang hindi na efficient. O malayo na po siya sa pagiging efficient, okay? And mas malapit dito, mas mababa, below 8. Okay? Mas good, ibig sabihin para lang marating niya yung peak performance, hindi niya kailangan ng ganung kalaking battery. So yon. So tatakbo na yan yung story, okay? Yes. To. Ano nga ba ang better ones dito? Sample, sinasample niya pa lang pero actual na po yan. Yan na po yung result actually ipapakita sa atin mamaya. Pero dito pala maintindihan na natin ha. Para lang marating itong peak na to, nakikita niyo yung peak na to sa best, itong sa best na to. Itong peak na to, 3583 peak. Okay, sino ang nakarating diyan nang hindi ganoon kalaki ang ginunsumong battery? 5 watts lang. Oh. Sino yan? Yung yellow na yan. That's Dimensity and what's the white? The Apple A14. Siya lang yung nakarating doon. Ang pinakamababa naman na peak ay ang kulay violet. That's Google Tensor. Okay? Now, jump na tayo sa Qualcomm marketing strategy or yung tinatawag natin na parang feeling ko ako as a Qualcomm fan, Qualcomm favorite ko sa lahat. Although ginagamit ko man MediaTek, fan din ako ng Apple Bionic. Dito feeling ko parang betrayal ito sa mga consumers ng Qualcomm. Why? Okay? Pag-usapan natin. Papakita ko sa inyo yung test na ginawa niya. So, ito na nga yung sa Qualcomm. Okay? So, makikita niyo na yung color. So, ang pinakamalakas kumonsumo ng battery is the violet, which is the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Not the plus, ha? The 8 Gen 1. At ang plus mismo is dito lang lagpas na ng konti sa 8 watts. Okay? Konti. Mga siguro kulang-kulang 9 watts na to. So, pero kung titingnan naman ang score, wala pang 4,000 ito. Okay? Si 8 Gen 1. Pero sa 8 Plus Gen 1, lagpas ng 4,000. Okay? Pero halos pareho lang naman sila. Halos identical lang naman sila ng ginagamit na ARM Cortex. Okay? So, anyway, continue tayo. Every single year, Qualcomm will show us some keynotes. Yun. Okay. Ito, gusto ko itong ano nyo ito. Pakinggan nyo itong part ito ah. Maganda tong sinabi niya rito. Okay, pakinggan niyo maigi. Full volume natin 'yan. Thank you, Sync. Every single year, Qualcomm will show us some keynotes claiming variety of improvements of their latest chips. So naturally, you will think they keeps evolving, right? They're going forward every year, right? No, they're not. Qualcomm used to live up to the promise. They had some bad times during Snapdragon. So, narin nyo, sa marketing ni Qualcomm, every time na maglo-launch sila ng bagong generation, especially sa Qualcomm Snapdragon 800 series nila at Qualcomm 8 Gen series, nasabi na 25%, 30% jump ng performance, so on and so forth. Pero, sabi nga ni Geeker One, no, they're not. Why? Ito. Nakikita nyo sa screen, ito yung pag-evolve. Most of their products are solid. Until Snapdragon 888. Yun. Kung updated kayo sa tech news nitong nung ni-release ang 888, that's last year yata at mapagkakalala ko. 888 sobrang lala na taba, si Xiaomi ang unang na tinest doon. Tinest yata siya kay Bibom. Kay Bibom at saka kay yung kay Ash na Indian din na test. Sila kasi ang una nakakuha ng sample. So, pinakita na agad nila doon yung benchmark at mga kayang gawin ng Qualcomm Snapdragon 888. Turns out, sobrang lakas mag-throttling. Throttling means binababa yung performance from 3 GHz, binabagsak niya hanggang 1.5 GHz or 2 GHz na lang. Bagsak performance kasi nga, ang nangyayari,
nag-overheat. So para ma-compensate, ma-maintain sana yung performance para hindi mag-shutdown or something, may ma-damage na pyesa kasi nga nag-overheat na, ibababa na lang ng chipset yung performance. That resulted to CPU performance throttling. Yun yung nangyari noon. Although nagpadala si Qualcomm ng mga patches and then nagpadala din sila ang mga manufacturer ng patches, makikita nyo na ngayon ang performance kahit na nagpadala sila ng patches. Even now, ito, kakatest nyo lang ngayon, tinest nyo lang 2 months ago, yan test na yan, ibig sabihin yung patches na yon wala masyadong nagawa. See, look. As you can see here, the old one, Snapdragon 865, is actually quite decent. Yun o, kita nyo. Dito nagkakatalo eh. 855, 865, yun talaga dapat ang base natin. Doon na parang nag-peak pansamantala. Okay, peak pansamantala. Yung sabing peak na talaga. Nag-peak pansamantala talaga si Qualcomm Snapdragon. Yung chipset na Qualcomm 865 at saka 855. So kung meron pa kayong mga smartphone na 855 dyan at 865, huwag nyo munang i-upgrade. Nasa tamang chipset pa kayo. Okay? Especially kung wala pa naman kayong budget. Pero kung may budget na kayo, di go. Upgrade kayo. Indeed, providing some improvements upon 855. But when AAA launched, it's not improving at all. Boom! Pagpasok ng Qualcomm Snapdragon 888, not improving at all. Actually, bumababa pa nga kasi mas mababa siya ang blue, itong violet ng 888 kay 865. Okay? And then, pagdating sa power draw, okay, kulang 10 watts na siya. So, mas mababa siya ng konti, mas malakas pa gumamit ng battery. Eesh! It's even worse than 888. Look at this, especially on the lower end. Ngayon, ibabalik ko kanina yung binanggit ko. Tatandaan niyo binanggit ko kanina. Kung sino ang gumawa ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1? Samsung. Yes. So, may something wrong sa fabrication ni Samsung. Sa mga susunod na mga generation, wag nang ipagawa ang ni Qualcomm sa Samsung ang kanilang mga chipset. Pangit eh. Sorry Samsung. Honest lang. With an 855, a 3-year-old veteran. Kita mo? Natalo pa siya ng 855 pagdating dito sa pinaka-base. Okay? Talo pa kasi halos dito lang yun. Wow! So, kung magkakaroon ka ng 8 Gen 1, mag 855 ka na lang. That's what ano ba mga smartphone may Qualcomm Snapdragon 855? Yung LG V50s ko, Qualcomm Snapdragon 855. So mas maganda pa, mas matipid pa sa battery yung 855 ko kaysa sa 8 Gen 1 ngayon. Only thing Snapdragon 8 and 888 really improved is their peak performance. So by benchmarks, you won't even notice anything wrong. But look at these peak points. Do you even realize how much power they're drawing from that thing? Over 10 watts by the peak! This is like an Intel chip! See? Lumagpas na siya ng 10 watts. That's para ka na rin gumagamit ng desktop PC na CPU. Yung CPU ng Intel. Parang gumagamit ka na rin ng ganun pagdating sa 8 Gen 1. Pagdating sa power draw lang ha. Power draw, battery use, battery consumption. Para ka na rin nag-desktop noon sa sobrang lakas ng battery. The f***ing smartphone! Jesus Christ! This is just way too ridiculous. Fortunately for the latest gen Snapdragon 8... Yun. Dito naman nakabawi si Qualcomm. Nung nilipat nila yung fabrication nila from Samsung to TSMC. Okay? Yung TSMC talaga mga maayos gumawa. Sila talaga mas magandang fabrication nila. Siguro materials ang ginamit to or what. I don't know. Pero ang nakita nyo naman yung gap eh. Ito yung Snapdragon 8 Gen 1 and then the 8 Plus is ang layo po no. Sa power draw, 8 watts lang may get. Kulang 9 watts. Dito halos 11 watts na. And then sa peak performance, mas mataas lalo. Ito wala pang 4,000. Ito naman si Snapdragon 8 Gen 1 lumagpas na ng 4,000. Nasa 4,300 na yata itong score na ito. Hindi na nagkahamali. So yeah, difference yun. So kung ang binibili nyo ay mga excited kayo, gustong gusto nyo yung 888 at 8 Gen 1, nagmadali kayong bumili noon at binitawan nyo ang inyong mga smartphone na mayroong Qualcomm Snapdragon 8
0955-865-870. Well, yeah, that's yun yung disappointment. That's the test. That's the actual result. Test po yan. Based on A65 with some minor overclocking, but in reality, they act a bit differently. A70 is slightly worse than A65 on high. Okay, so ito naman yung 870 at 865. Slightly worse lang, pero technically, parang pareho lang naglalaro ang A65 at 870. The problem with 870, ito ang 870 yata is yung aking Lenovo Legion Y700. Mas malakas na siya sa battery ng konti. Pero performance, hindi po tumaas. Halos same lang. Oh. Halos pantay lang sila. Ang nagbago lang sa 870 is yung power draw, which is medyo nakakapanghinayan. Ang 865 ko dito is yung aking Samsung S20 Plus, which is i-review ko soon about sa mga second hand. Sana abangan nyo, panoorin nyo kung worth it ba ang S20 Plus ngayong 2023. I don't know. Kung sa kailan nyo mapapanood yun, hindi ko pa sure kung kailan ko siya i-review. Tinetest ko po siya araw-araw pag ginagamit ko siya as daily use, as daily driver. Ngayon, punta naman tayo sa Bionic Apple. Kamusta ang performance naman ng Bionic Apple? Yung mga chipset ng Apple. Okay? Siyempre, kailangan na idea tayo rito. Maganda to eh. Kasi ang ganda ng, ang kinaganda ng video na to, halos lahat ng mga kilalang mga chipset na majority na nakalagay sa mga smartphone is binuksan niya rin. Dinapik niya rin. Ito. Dominating this market. Look at how even A14 is better than anything Qualcomm provides. Okay, tama na. Apple Bionic A14 is what? Kailan ni-release? Wait, tingnan natin ha. A14 was released in 2020. Okay? That's 2 years ago. Ngayon, talo niya pa ang 8 Plus Gen 1. Yung ngayon, highest ngayon, 8 Plus Gen 1 ng Qualcomm. Okay, A14 yan. Okay, hindi pa nila masyadong matest kasing A15 at this time kasi hindi pa doon na-jailbreak, hindi pa kayang i-jailbreak ang A15 by the time na nire-review itong or ginagawa itong test. But the point is, hindi mo na kailangan ng A15. A14 na lang, lampaso na ang highest ng Qualcomm noong 2020 versus 2022 ng Qualcomm. Here, the interesting thing is, just right until 2020, Apple was not even leading that much in the competition. As you can see, Snapdragon A55 is not far off. Ayun no. So, kita nyo, nung A55 talaga nag-temporary peak si Qualcomm. Nung 812 at saka 855, parehong 2020 na release, mas mataas ng konti lang. Halos hindi nagkahalay ang performance ni A12 ni Apple Bionic versus Qualcomm Snapdragon 855. After ng A13, the next year, A65, halos hindi rin naman nagkahalayo din. Although mas malakas pa rin ang Apple's performance sa Geekbench, pero hindi nagkahalayo. Okay? So nothing crazy here. Apple just keeps evolving healthily every generation or so. Yo, no. So Apple is evolving steadily. Okay, steady po siya nag-evolve. Hindi po siya kagaya ni Qualcomm Snapdragon na tataas, tapos biglang bababa imbis na pataas. Yan ang nangyari kay 865, then pag akit ng 888 bumagsak, and then mas lumala nung 8 Gen 1, bumagsak lalo. Bumaba nang bumaba pag hanggang 8 Gen 1. Unlike kay Apple, stable. Yung pag-upgrade, sinabi nilang may performance upgrade, may performance boost compared sa last year na chipset nila, totoo po yun. So, comment natin si Apple doon. By the way, we can't draw that curve for A15 device, but we do manage to give you some hints by several points. This is the peak point, and this is the low power mode. So, ayun. Nakikita nyo, ito naman, dahil hindi nila masyadong matest ang A15 kasi hindi pa nila kayang i-jailbreak at the time of test. Pero meron naman silang maibibigay na konting idea kung gaano kataas ang performance at power draw ni A15. That's iPhone 13 series, di ba? Tama, ang A15. So, nakalagay dito, ang pinakamababa niya, ang pinakamababang performance, kulang-kulang 4 watts lang yon pero ang kulang-kulang 4,000 na. Okay? Nasa 3,500 level. Pero yung pinakamataas niya, lagpas na ng 5,000, no? Lagpas na ng guhit ng 5,000. Pinaka-highest performance niya is lagpas na rin ng 10 watts. Pero hindi na natin kailangan kasi yung highest performance ni A15. Kahit hanggang dito na lang, malamang dito lang nagagamit natin yan, below, around dito, below 8 watts, o around 8 watts pababa. Kasi ito na, peak na yun. Kung i-curve mo yan,
malayo na po ang performance gap niya compare sa 8 plus Gen 1. 8 plus Gen 1 ha? Not the 8 Gen 1, the 8 plus Gen 1. So, kaya sa mga user ng 13 Pro Max, 13 series ng iPhone, hindi talaga natin na ma-maximize ang totoong capacity o totoong performance, full max performance ng mga iPhone 13. Okay? So, yun. A15 is actually not a huge jump on A14 in terms of CPU. It takes use of a slightly better architecture and a slightly better fabricating process. And overall, it's just a mild update on CPU, but still way ahead of Qualcomm anyway. So Apple is kind of destroying Qualcomm on CPU, but as we all know, Qualcomm is not the only player in Team Android. So what about other guys like Samsung? We know Samsung makes their own in-house Exynos series if you buy Galaxy phones in Europe. Yan, dito naman tayo kay Exynos para ma-ideal lang kayo kung anong ginawa naman nila sa sarili nila in-house, sa sarili nilang chipset, kung gaano ang ginawa nila, kung paano nag-perform yung chipset nila. Sarili nila to, ha? Silang gumawa, kanilang sariling fabrication. So, you might end up with these Exynos variants instead of Qualcomm ones. So how good is Exynos? Can they keep up with Qualcomm or even Apple? No! Somehow, Exynos managed to do even well. Yung no ni Geeker One, eh. No! During these tough years of Snapdragon, not only did Look at that, oh. Exynos 2200 performed worse than the older 2100, but also both of them gains no advantage in competition, especially for the high clock speed range. Exynos 2200 even draws an astonishing 12 watts, oh? 12 watts, ang lakas sa battery nun. They perform similar to Qualcomm. And that's why in many reviews, Exynos and Samsung variants of the same Galaxy phone are getting pretty close at battery life. I must say, keeping up with Qualcomm is... Oh, same performance sa battery life. Kasi at the time, 8 Gen 1 nga, not the Plus, ha, the 8 Gen 1 and then the Exynos 2200, same, sila mismo gumawa, Samsung. Nagkatalo lang nung inilipat na ni Qualcomm kay TSMC ang fabrication at manufacturing. Already quite decent by Samsung's standard because they are doing even worse before. I didn't even bother bringing up Exynos 990 here as a contender, but I can assure you that one is pretty much a nightmare. Exynos 990 daw, nightmare. Speaking of making their own... Okay, ngayon punta naman tayo kay Google Tensor. Okay, alam nyo ba na ang Google Tensor is pinamanufacture din kay Samsung. Ito ang sasabihin naman ni Geeker One dyan. What about Google? How is their Tensor chips in Pixel 6 doing? Long story short, it's a piece of Long story short, it's a piece of... Okay. But it's just so bad. It doesn't have a proper peak performance, and it doesn't have a proper power efficiency. It's even worse than the Snapdragon 855, which is the one they used in Pixel 4. Whew. So kung naka-Pixel 4 ka at nagmadali ka, na-excite ka po umakyat sa Pixel 6? Big letdown yun, boss. Big letdown yun. Sorry to say. Mas maganda pang performance ng Pixel 4 kung laban sa Pixel 6. I know Tensor is their first attempt and we shouldn't be too harsh on that, but you consumers are the one paying for the price. So at least you have the right to know they're not so good. Tama yun. They're not so good. And finally, let's talk about the underdog, MediaTek. And let's go to MediaTek na ha. MediaTek. Okay, heads up mga MediaTek fans. Some awesome beefy stuff. The Dimensity 9000 is their first attempt to the high-end market. And in terms of power efficiency, you know, getting very close to the best offer. Ang Dimensity 9000, okay? Currently, alam ko ito yung high-end nila. I-release pa lang yata ang Dimensity 9200 na merong ray tracing support. But currently, habang wala pa sa market ang 9200, currently ang highest nila at the time of test is Dimensity 9000. And compared sa 8 Plus Gen 1, halos din nagkahalayo. Which means, tama yung chismis na mas malakas ang Dimensity 9000 kaysa sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Not the Plus, 8 Gen 1. So, totoo yung chismis na yon. Qualcomm, which is the Snapdragon 8 Plus, not bad, right? But this is not even the best thing we are getting here.
Take a look at Dimensity 8100 with... Mas malupit ang Dimensity 8100. Tingnan nyo naman, mas tipid sa battery, although hindi ganun kataas ang peak performance, pero nasa 4000 ang Geekbench multiscore niya. Pero pagdating sa battery, tipid niya. Tamo, tinalo niya both si Snapdragon 8 Gen 1 at Dimensity 9000. So, kung ang smartphone mo ay mayroong 8100, I think sa Realme yata ito o sa Xiaomi. Hindi ko sure kung anong phone yung mayroong ganun. Pero, minarinig ako na mayroon ng smartphone na nirelease dito sa Pilipinas na Dimensity 8100. Pakisabi nga sa comment section kung ano yun, hindi ko maalala eh. Nasa tama ang chipset kayo, ang tipid sa battery niya, no? Which is a sub-high-end product for flagship killers. And it is literally killing flagships! Dimensity from MediaTek. Literally killing flagships. Killing 8 plus Gen 1. At lalong-lalo ng 8 Gen 1 at 888. It's still better than their own Dimensity 9000. And outperforming anything Qualcomm has ever released. Ooh. Including the latest Snapdragon 8 Plus. Its CPU power efficiency is actually very close. So, technically, base sa sinasabi niya, mas maganda pa nga na ang smartphone mo ay mayroong Dimensity 8100 kaysa sa 8 Plus Gen 1. Mali yata ako nang binili ah. Kasi umorder ako ng Lenovo Y70. 8 Plus Gen 1 dapat pala, pinili ko may 8100. Late ko na kasi napanood to eh. To Apple's A14, which is pretty... Oh, yun ang malupit oh. So, mas katumbas ni Dimensity 8100 si Apple A14. Wow, that's iPhone 12. Impressive. Considering where they were standing a couple few years ago, that is some awesome fight back from MediaTek. And that's what we call the ultimate underdog. So, these are the data we got for... We draw the same... Ito, single core, basically, same na same lang din naman. So, I think mas maganda mag-jump tayo sa part na... Panoorin nyo na lang. Actually, iwan ko naman ng link dito sa video description so pwede nyo panoorin ng buo. Gusto ko lang italahayin yung mga important na part lang. Thank you kay Geeker1. So, iwan ko na lang yung link dito sa video description kung interesado kayo na mapanood ng buong-buo. I'm sure marami kasing cut. Pero napakagandang panoorin nyo po siya ng buong-buo. So, iwan ko yung link, panoorin nyo po. So, yun. I hope naging eye-opener ito. I'm sure na boring kayo sa haba ng video. Napahaba ko talaga yung video. Talagang I took my time kasi gusto ko malinaw tong part na to. Na hindi po dapat tayo basta-basta na-excite kung ano yung bago. Okay? Minsan, tulad yung pinakita dito, minsan mas better pa pala yung nakaraang mga chipset 2 to 4 years ago compared sa chipset ngayon. Kaya recently, ang... Bili ako ng bili ng mga lumang ano mga lumang flagship phone. Like yun nga nabanggit ko kanina, Samsung Galaxy S20, that's 2 years ago na smartphone, 2 or 3 years ago na smartphone. Binili ko kasi Qualcomm Snapdragon 865 siya. Okay, 1 month na siya yata sa akin ngayon and na-enjoy ko yung speed for gaming, mostly for daily driver, ginagamit ko talaga siya. And sulit na sulit. The same goes with Qualcomm Snapdragon 855. That's my LG V50s. That's why hindi ko binibitawan yung aking V50s na LG. Wala nang LG ngayon kung aware kayo. Ilang taon na si LG V50s pero nasa akin pa rin. Kasi maganda po ang performance niya. Although yun nga lang, may konting problem na kapag masyado ng matagal na nag-gaming at masyado ng heavy kasi medyo luma na rin ang motherboard niya. Nagkakaroon ng deterioration sa soldering size niya. Pero basically, hindi ko ipagpapalit si 855 sa mga Qualcomm Snapdragon 888 nyo. Okay? Or sa, 8 Gen 1. Okay? Pero, willing akong sumugal, which is kaya nga bumili ako ng Lenovo Y70. Salamat sa recommendation ni napanood ko to sa video ni Pinoy Tech Dad eh. Mukhang gandang-ganda ako sa pagkaka-present niya nung Lenovo Legion Y70. So, napabili ako. Inihintay ko na lang ngayon. Since 8 Plus, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yun. So, yun. Tatest ko siya and kung pwedeng siya na maging daily driver ko pagdating sa gaming. Okay? Siyempre, pagdating sa content creation, iPhone pa rin ako. Pero gaming, social media, mostly all ng karamihan sa mga pwede kong gawin sa smartphone. Favorite ko pa rin siyempre gamitin ang Android. Majority pa rin activities ko nasa Android. And gusto ko makaranas din na magkaroon ng gaming smartphone. And I think the Lenovo Legion Y70 ang pinakamagiging susi ko dyan. I'm not sure.
Kung hindi, edi ibebenta ko. Meron man akong Shopee store eh. Abangan nyo na lang. Depende yan kung ano. Wala pa kasi. Hindi ko pa alam kung anong masasabi ko eh. Pero maganda kasi ang experience ko sa tablet na Lenovo Legion Y700 naman. So parang magkapatid lang. No? Y70 and Y700. So, maganda po kasi experience ko doon. Although may mga Chinese characters, but pwede ko nang i-deadmahin yun eh. So, yun. Random thoughts lang and boring tech podcast. I hope kahit o paano naging informative ito sa inyo. Again, hindi po kayo na pag-iiwanan kung ang chipset na ginagamit pa ay 855, 865, 870. Okay? Nasa good chipset po kayo. Pangit pa nga kung na meron kayong Qualcomm Snapdragon 888. I'm sure hindi ito magiging popular sa iba sa inyo ng mga loyal sa Qualcomm Snapdragon fans, at lalo na yung mga device na ang smartphone nila mayroong Qualcomm Snapdragon 888. Okay lang yon. Kung ayaw yung tanggapin yung actual test, pinakita na sa inyo yung test, bulag-bulagan pa rin kayo, kayo naman po ang kawalan yan. So yan, yun po ang sikreto ni Qualcomm. At actually hindi lang kay Qualcomm yon, the rest na rin ng ibang mga chipset pa, pero mostly parang pinaka nag-focus dito kay Qualcomm si Geeker One. Pero thank you kay Geeker One, salamat. I hope na hindi mo ako i-copyright sa paggamit ko ng video mo, kasi importante, napaka-informative po kasi ng video niya. So kung madidemonetize, okay lang, diba? Intindihan ko naman, pero willing naman ako na ipademonetize kung gusto niya ipademonetize itong video na to, kasi ginamit yung video. But I hope not, kasi yun, sayang, papasko na sa akin. Ang ganda kasi talaga, promise, ang ganda naman talaga, diba? Yan. Geeker One, thank you kay Geeker One. Good job. Anyway, this is Scottman, at ito ang Boring Tech Podcast. I'm sure bored na kayo sa daldal ko at sa dami ko sinabi. I hope we can talk again soon. Yeah.